Hello, good morning guys. Ngayon mainit na mainit yung balita patungkol sa ano no, sa pagsabog ng Taal volcano. And kami from 13 Martires dito sa Hugo Perez, we're around 35 to 40 kilometers mula doon sa ano, sa bulkan. And makikita nyo dito guys, tingnan nyo yung kalsada namin. Natatabunan ng ashfall yung kalsada. And kanina lumabas ako madaling araw. Sobrang kapal nung ano sa kalsada. And yung mga sasakyan sa paligid din na nakokoveran din ng ano ng ashes. And ayun nga, nanood kami ng balita kasi tinitingnan namin kung ano yung mga possible at maaaring mangyari. We're ano nga on alert guys, tapos lahat ng mga batteries pina-charge ko na, charge na namin kasi mahirap pag nawala ng power tsaka yung mga tubig. Nagano na rin kami ng mga tubig. And eto, mapapansin ninyo at amoy na amoy yung ano, yung amoy ng sulfur, no? Amoy na amoy dito sa lugar namin. Tingnan niyo yung kalsada. Balot na balot. And yung Tagaytay guys, dito lang 'yon. Kung dito kaya harap, this is Manila. And ayan. Yung tore. Kita niyo yung tore na 'yan. Yung tore, tumbukin yan. It's ano, ang babagsakan nyo yan is Tagaytay. At grabe, kanina bago mag 5 AM, habang nasa CR ako, ano siya, nagkaroon ng at least one second na ano, na paggalaw ng lupa. Alam mo yung feeling na parang nung nag-basketball ka tapos nakatayo ka, may bumangga sa'yo, ganun. Split seconds lang. And ang tanong ng marami, masama ba sa alaga nating mga kalapati o mga hayop o sa atin yung dala nitong ashfall na to. Totoo lang guys, masama kasi nga makaka-apekto sa respiratory system. Kaya nga ang gagawin natin, hindi tayo magpapakawala ng ano ng mga alaga natin, tapos yung mga lagay ng pagkain, tubigan, hugasan natin ng igi kasi possible na baka nakakapit dun yung ano. And magbibigay tayo ng tawag dito ng dextrose powder o kaya electrolyte para yung stress, kasi yung mga hayop guys, sila yung pinakamabilis makasense ng ano ng danger. Hindi ko nga namalayan na kahapon pa sumabog Sunday alauna. Kasi nasa church kami, paglabas na lang namin, nakita namin may makapal na ulap na ano. Ilalagay ko yung video nito. Dadagdag ko sa video na to yung biyahe namin na naghahatid kami ng mga bata. Nung binaybay namin yung 13 Mendez Road. No, makikita niyo doon yung, although madilim, makikita niyo yung mga flashing ng mga ano, ng mga kidlat galing sa pinangyarihan ng pagsabog. Hindi tayo magpapakawala guys kasi malalanghap nila yung hangin and pwede silang magkasakit. So ayun nga, kung napanood niyo yung video ko nung nagpunta kami ng ano, beside Taal Lake to Fantasy World, kung mapapansin niyo yung lake doon, sobrang kakaiba yung kilos ng tubig niya. Yung alon niya, hindi pangkaraniwan. Kasi lagi na ako nadaan doon. At first time ko na nakita yon na umaalon yung lake na kagaya ng alon ng isang dagat. Kasi ito yan guys ang lake is ano yan, enclosed. Sarado yan. May pumapasok ng tubig pero hindi lumalabas, no?
Kaya may kapag maliit ang lake, pwede yan mag-stagnate or bumaho. Pero nung time na yun, malakas yung hangin, pero nagtataka ako, kung hangin lang naman yun, hindi yun magkakaroon ng ganong kalakas na alon, no? Pero meron talaga siya, umaalon talaga siya. Panorin niyo yung video, ilalagay ko yung link dun sa ano, yung road trip namin sa Fantasy World. Obserbahan niyo yung alon nung ano, nung Taal Lake. At yun nga, hindi rin inaasahan, 'di ba? Walang abiso yung field box sa pagsabog nitong ano, Taal volcano. Pero buti na lang at least wala masyadong maraming nasaktan. And I hope na hindi magtagal yung ano, yung eruption at matapos din agad. Makasingaw na kaagad yung Taal volcano. And sa mga nakakaranas ng lindol sa iba-ibang lugar, keep safe guys, pray lang tayo, and sipin natin na alam ng Diyos yung nangyayari. Okay po. So guys, pauwi na kami galing church, and ihatid namin itong mga bata sa barangay Aguado. Nakita niyo yun? Binivideo ko yung ano, ayan yung kidlat to. Ayan is galing dun sa lugar kung saan sumabog yung ano, vulkan. Itong binabaybay namin is ano, 13 Indang Road, from Indang to Mendez Road. Malapit na to sa ano, malapit na to sa Tagaytay City, kung saan pala ko natanong yung Taal. Grabe, ito yung mga unexpected event is 2020, walang abisa yung V-Box. Sana hindi tumagpos na malaking damage sa mga hindi namin namalayan. Nakala ko kung biro-biro lang na sumabog yung Taal volcano. Kasi busy kami na sa church service namin. Ang grabe. Lakas nyo no! Malamang parang talaga nagpapanik na yung lugar sa nearby na lugar kung saan malapit sila sa vulkan. Grabe talaga ito. So, ingat tayo guys. Hindi ito biro. Hindi natin pwede gawin ko yung biro kasi natural disaster. Baka